So ayan, welcome back again dito sa channel natin. Ngayon, isang simpleng and easy na idea na naman ang bibigay ko sa inyo. So, ito is tinatawag na multimeter. So, ginagamit ito dun sa mga main breaker natin, yung mga MDP na tinatawag. So, meron siyang branches na mga kasamang breaker. So, ito, makikita nyo ito dun na nakalagay minsan. O yung iba, kinakabitan talaga ng ganito. Para kasi makita niya yung boltahe and then yung linya ng current sa bawat facing kung ilan. So, yun yung silbi nito. And then, paano mo i-re-repair yung mga ganitong klase ng multimeter kung ganito yung nangyari sa kanya. So, ito yung nangyayari sa kanya. Nagbiblinker na lang siya. So, hindi na halos magamit dahil nga yun nangyayari, namamatay-matay siya. Ito yung idea na ibibigay ko sa inyo, yung simpleng discarding, paano i-repair yan. So, gagawin natin, ito na, tinanggal ko na siya. So, dito, makikita nyo dito sa likod dito, yung pinakasimpleng discarding yan. Itong dalawang screw lang na yan, buksan mo lang yan. Itingnan natin yung nasa loob niya. So, kasi ito, yung mga ganitong klase, meron itong siyang power supply na nakahiwalay. So, makikita nyo dito pag nabuksan natin yung loob nito. So, ito, angatin lang natin itong cover na to. So, tanggalin ko muna itong parang na terminal. So, ayan o, nakita nyo. So, bagong bukas pa lang natin siya, kitang-kita na natin yung problema. So, ilawan natin to. So, ayan, kita nyo yung capacitor, lumubo na siya. So, ibig sabihin, pag ganyan, yan na yung pinaka problema nun. So, yung nag-i-store siya ng power, hindi niya na mahawakan dahil nga wala nang silbi yung capacitor niya. So, dito madali lang naman tanggalin yan, naka-apat na screw lang. So, kung meron kang mga gayto, hindi mo naman dapat agad na bumili ka. Pwede rin mo na bumili ka, pero mas maganda, check mo muna kung ano yung nangyari dito sa kanya. Kasi baka dito pala kaya mo nang isolve yung problema ng mga ganitong klase ng multimeter. So, yan. Tatanggalin natin yung capacitor na yan. So, ang value niyan is 470, 35 volt. So, yun naman yung value niya. 470, 35 volt. So, tatanggalin ko lang ito. Then, pamakita niyo, matistingan agad natin. Magpa-function siya. So, yun lang naman ang gagalawin niyo dyan. Wala nang iba na gagawin kayo. So, tanggalin ko na muna. So, ngayon, ito na. Napalitan na natin. So, nagkabit din tayo ng kapareho sa kanya. So, huwag kayong gagamit ng mga, kung mas mababa, huwag kayong gagamit ng ganun. So, nung natanggal ko siya, pansinin nyo lang to. So, yan o yung capacitor. Nung nabunot yung pa niya, naiwan yung isa. So, yung pala talagang mayroon na siyang problema sa loob. So, nabunot na siya and parang nagkaroon siya ng bula. Yan yung naging, yan talaga is indication na sira na talaga siya. So, ngayon okay na to. Pwede na natin to ulit ibalik and matitestingan agad natin to siya para makita nyo kagad yung ginawa natin is napakasimple lang. So, hindi halos kayo ng mga yun. So, ito na, na-screw ko na siya. Babalik ko na yung pinaka cover. So, yan, dalawa screw lang ulit dyan. So, pagka iscrew natin na to, natapos na natin, lilinisan lang natin itong konti yung pinakaharap niya. So, ito. Para medyo kuminis naman siya. So, yan lang naman yung gagawin natin dyan. So, ayan na. Okay na, okay na. So, pwede na natin to siyang testingan na ibalik doon sa pinagtanggalan natin. So, kanina natanggal natin. So, ito nga pala yung linya ng current natin. Huwag di kayo voltahe yung current. So, 440 yung supply niya. So, nasa 5 amp yung CT niya. So, yan. So, pag anong pagkakabit yan, napakadali lang din. Sundan nyo lang din naman. So, yan. Nakakabit ko na ngayon. Ito na yung meron na siyang display. Na ginawa natin. Nagpad lang tayo ng capacitor. So, nakita nyo ito. Ito yung load niya ngayon kasi hindi pa ginagamit yung panel. So, pag in-off ko, nakita nyo naka-zero siya. So, sana nakuha kayo ng maganda idea kung may mga ganito kayong klase ng mga multimeter.
So yung gano'n lang kasimple siya ay inayos. So hanggang dito na lang muna ito. Kung bago ka pa lang pala dito sa channel natin, sana wag na wag mo ulit kakalimutan mag-subscribe. So stay safe and goodbye.